Hello everyone, welcome to my vlog. Yan, and for today's video is i-update ko lang kayo sa aming tanim na kamatis. Yan po. Ang kamatis na ito ay marami ng bunga. Sa mga previous vlogs ko guys, ang ginagamit naming binhe sa kamatis ay ang Diamante Max F1 na magbibigay sa inyo ng magandang ani, maraming bunga. Basta may proper care lang sa pagtatanim ng kamatis at masunod yung tamang pag-aabono sa ating mga tanim. Kung proper ang pag-aalaga sa ating mga tanim na kamatis, which means proper din yung bunga na ibibigay niya sa atin, which is yung maraming bunga, itik sa bunga, mga ganon. Ipapakita ko sa inyo guys kung hanggang saan ang kayang itaas ng Diamante Max F1. Yan, kung napapansin nyo, okay, dito tayo since mainit. Nakasuberero tayo ngayon. Since mainit, yan. Ganyan na guys, kataas. Ang taas ko ay 5'4". So, ang kamatis ay nagre-range na ng kanyang height ng hanggang ano ko guys, balikat ko. Hanggang balikat ko na yung kamatis. So, pag nag-ano dito sa pag inaararo or kinakanalan yung gilid ng kamatis, is tao na lang makita mo, ulo ng tao, yung kalabaw, hindi mo siya makikita na naglalakad dito sa gitna ng kamatisan. Yan. And yung kamatis namin doon guys, sa area na doon, kung nakikita nyo, malapit na siyang pa-clearing. Kumbaga, tinatawag na ako malapit na pa-clearing, which means malapit nang maubos o malagas ang kanyang bunga. Pero ang Diamante Max F1, yan, pansinin nyo guys, dahon lang nyo siya, pero pag tinaas nyo, doon nyo makikita yung mga bunga. Doon nyo makikita sa ilalim. Yan, tignan nyo. Basta proper care or proper na pag-alaga, proper na abono, yan, ibibigay rin sa atin yung tamang bunga at tamang laki ng ating alagang tanim na kamatis. Yan. Yan kung paano yung proper na pag-alaga ng kamatis. Ang ginagawa kasi namin is hindi namin dinadirect sa punlaan. Hindi namin dinadirect sa taniman na nagagawa. Gumagawa kami ng punlaan, tapos sa isang sachet o sa isang pack ng Diamante Max F1 is meron siyang 800 seeds. Imagine niyo yun guys, 800 seeds. Ilalagay mo sa palad mo, tapos iisa-isahin mo siya. Kumbaga punlaan yan, tapos imagine nyo guys, punlaan, tapos once na magpupunla tayo, make sure na nandoon yung 3 kinds of soil, yung ipa, bulok na ipa o rice hull o ganyan, yung buwagag na lupa, tapos bulok na dayami, pwede rin mga ganong lupa ang dapat natin ilagay. Tapos guys, ang paglagay ng buto or seed sa punlaan is hindi yun siya malalim. Kumbaga yung tama lang na nakalubog yung buto para mabilis siyang tumubo. Ganun lang siya guys. Ganun yung proper na pagpupunla. Yan, ang proper na pagtatanim is, ano kasi namin kung napapansin nyo is dikit-dikit siya. So ganun yung ginagawa namin. Ito yung way namin na pagtatanim ng kamatis. Kasi iba-iba naman tayo ng pamamaraan kung paano ang pagtatanim ng kamatis. Yung iba kasi
maano yung ano, agwat niya. Sa amin kasi, parang ano lang, isang dangkal, isang kamatis. Ganun siya, kaya kung nakikita nyo guys, medyo siya may yabong. Yan. Paano ba? Marami kasi nagtatanong sa aking Facebook or sa aking YouTube channel na kung paano ang pamamaraan namin sa pagtatanim ng kamatis. Unang-una guys, proper na abono, katulad ng sinabi ko kanina, proper na abono, proper na bunga. Ganun lang siya guys. Ang ginagamit naming abono, pagkatanim niya, bibila ka ng 7 days, then abonuhan mo siya na triple 14. Then, bilang ka na naman ng another 7 days. Yan, 0060 or triple 14 pa rin. Na, kung maulan siya guys, kung maulan yung panahon, ang gawin nyo sa abono is yung basal. Ang basal dito ay tinatawag na yung abono na hindi natunaw, na idadirect mo doon, bubutas ka sa gilid ng puno, at make sure na hindi tatamaan yung dahon or yung puno, kasi may tendency na masunog yung puno or dahon ng kamatis. Yan. Ganun lang siya guys. Tinatawag na basal is yung ubutasan yung gilid, tapos ilalagay mo dun yung abono hindi natunaw. Pero kung tag-init naman, yun, much better na tunaw. Kasi mahirap pag basal, kailangan pang tunawin, kailangan pa ng ulan para matunaw yung ano niya, yung abono. Kaya kailangan ano na siya, tunaw na siyang i-abono mo. Sa pag-harvest naman ng kamatis namin is ang first harvest or tinatawag naming selection ay tinatawag na unang harvest or pagpili ng kamatis, kasi hindi naman pagpitas mo ng kamatis is deliver agad. Hindi siya ganun guys. Ang tamang pag-harvest ng kamatis is harvestin mo siya, harvestin ng mga harvester namin or mga nagaani ng kamatis. Pagbuhos nun, syempre kukunin mo sa bunga. Kukunin mo sa bunga kung malaki ba siya, kasi sizing din ang kamatis, which is ika-classify mo siya, or may tinatawag kaming classification mula big, medium, and then small. Then yung big, medium, small, iba-iba rin yung price noon. Halimbawa, ang price ng big is nasa pumapalo ng 50 pesos. Ang medium sunod-sunod diyan, 50, 45 ang medium, tapos 40 na lang yung small. So ganun. Pero medyo may kamurahan ngayon yung kamatis dahil in demand nga siya. Bakit tinatawag na in demand ngayon ang kamatis? Kasi maraming nagtanim ng kamatis. So maraming supply, mas mura. Pero kung konti ang supply ng kamatis, asahan natin na tataas yung presyo niya. Pero lang guys, paikot-ikot lang yung ano ng kamatis. May mura, may mataas, pero huwag tayong mag-stop sa pagtatanim dahil hindi naman lahat ng oras mura yung kamatis, hindi naman lahat ng oras mahal yung kamatis. Tamang balanse lang talaga siya. Then, pag hinarvest na siya, ika-classify mo siya mula big, small, and medium. Mga ganon. Tapos, hugasan pa namin siya guys para ma-share naman namin sa inyo kung bakit siya makintab, bakit siya maganda. So, maganda talaga yung inaanin namin kamatis, pero mas gaganda pa siya kung huhugasan mo siya. Kasi noon, ang ginagawa namin is punas isa-isa. So, naisip namin na sobrang dami ng kamatis. Libo guys yung naano namin. Nag-harvest kami ng 1,000 kilos. Yan. 900 kilos. Pinakamababa ay
400 to 500 kilos. Kung maganda yung aning, everyday kang mag-harvest. Try to imagine na everyday 5 tiklis, 6 na tiklis. So, kumapalo siya ng mga 18,000, 12,000. Kung 10,000, pinakaano mo na is 10,000. Like for example, 10,000 a day. So, kung araw-araw ko nag-deliver, araw-araw ko nag-harvest, 10 times 30, so meron kang 300,000. Yan, ganyan guys. Then, kung napapansin nyo naman, dito sa likod ko, yan, tanimin ng aking dalawang pamangkin, dahil since module yung class nila, so naisip nila, binigyan sila ng area ng aking bayaw, binigyan sila dito na nagtanim ng pipino, which is ang usapan. Ang usapan dito, ibabalik nila yung pinambili ng binhi nila. Tapos, then, sa kanila na. Next, sunod-sunod na yung ani. Ang pipino kasi 45 days lang. Ano na talaga, ina-ina. Tiyak nakikita ka na doon. Doon, guys, laningal ako. Yung topic natin ngayon is kung paano yung tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng kamatis. So, noon guys, nagpo-pruning kami. So, kung ipo-pruning namin yung 10,000 na puno is napakahirap. So, cancel pruning. Yan. Kung gusto niyo mapanood guys yung pruning, mayroon din ako sa mga previous vlogs ko. Meron ako doon na pruning tomatoes. Tapos, meron din kaming kalabaw, si Novi. Sila guys yung naghahakot ng aming mga produkto mula dito sa loob, palabas doon kasi tatawid pa ng ilog. So sila, nagpapasalamat kami sa kanila. Thank you Novi, kasi sila yung naghati ng aming mga kamatis doon sa labasan gamit yung parusa. Yan guys, hanggang dito na lang aking vlog at sana ay may natutunan kayo ngayong hapon or ngayong umaga sa aking video on how to ano kayo magandang content ko ngayon, tamang pag-aalaga sa tanim na kamatis. Yan guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo at Will Luis Official. Yan, pindot nyo lang po yung sa gilid. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bye guys and God bless!